Welcome back to my channel, my friends and friendship. It's Mama Ella Boholano Vlog again. Today is day 2 of ang pagstay dito ng dalawang apo at natulog dito ngayon because their mom, sinasabi ko sa inyo na wala na sa vacation at nandito sila sa akin since yesterday. Ngayon ay day 2 na sa pag-aalaga ko sa kanilang tatlo together with Zoe. Good morning! Kumusta kayong lahat dyan, my friends and friendship? Sana ay okay kayong lahat dyan at in good health. At huwag niyong kakalimutan ang magpaganda. Always put on your lipstick and smile so that the world gonna smile with you, okay? At pa-vibes yan, paganda, good vibe. Kaya huwag kayong makasimangot at hindi maganda yan, lalo na sa mga senior. Always smile and always be pretty. Okay, my friends and friendship, halika, punta tayo. Doon titingnan natin ang mga apo sa mga ginagawa nila. Kumakain sila. Okay, Liam, what are you eating? Chicken nugget. Chicken nugget? And then the first that you ate, what did you eat? The first is did you eat what? Cereal and what? Chicken nugget. Chicken nugget. Come on. And then, Zoe, come here and then you go there outside. Yeah, you're gonna go there outside. Zoe, what did you eat? I ate cereal and chicken nuggets and bacon. And bacon. Okay, so what is your plan today? Where are you gonna go? What is that? This is the treat for Molly. Okay, hold on. And what is your food, Sam? Just cereal and chicken nuggets. Cereal and chicken nuggets. My friends and friendship, kumain na sila. Dito sila natulog kagabi. At naku, Diyos ko, my friends and friendship, alas 12 na sila, hindi pa natutulog. At nung matulog na sila, isa-isa sila nagkandawala, pumunta sila sa akin. Si Liam at saka si Zoe, binalik ko uli sila din dito. Hanggang sa nakatulog, bago ko inawanan, pinatulog ko muna sila. Yun ang ginagawa ng Lola. At sundan natin itong dalawa, nagbibigay ng food doon sa kanilang dog. My friends and friendship, andito tayo sa backyard. Okay, what are you doing there? Are you feeding the dog? Breakfast kami, my friends and friendship. Same as usual. It's kumakain kami ng pantisal. Isasaw-saw dito. Yun ang pinakamasarap ko na pagkain sa umaga. Ang isasaw-saw, ang pantisal at kakain. Diba masarap? Kaya naman ang fried rice. Ang gulay ko kagabi yung last week. Kainin ni Chia. Yan kay Apo, kasi burger got ang Jollibee at with fried rice. Yeah, I'm doing it tomorrow but not on Saturday. You call, watch like any. Ay, lang kami. Wala kang pagkain namin. Hanggang sa abutan na naman kami mamaya, nagutumin. Pero dito kami sa bahay at mag-aalaga ng mga Apo. Oh, look at mine. Ito na naman ako, my friends and friendship. Welcome back to my channel. At ako ay bumili ng patty burger at JR. Ay, konti lang ang dinala kagabi at naubos. Kinain ng mga bata na malalaki. Kaya bumili ako ng patty burger sa Jollibee at ito ang lunch ng tatlo. Kaysa magluluto pa ako kung anong gusto nila, kaya bumili na lang ako para ready niya. At mamaya ay puta. Ito ay for... Here, Samantha. My breakfast. Ay, Samantha yun. And this is for Liam. Get your iPad. Ito ang para kay Zoe. Okay, you can get your iPad. Okay, what do you want? It's a Caprisan. Here, Zoe. It's just good. Okay? All right. Is that even a thing? I am eating. Oh yeah, eat Liam. Okay, finish all your food. Yes. Okay. Yes, I'm okay. I'm gonna mix your food. Okay. Eat your food. And here's your juice. You know how to open this? So, I want juice. Caprisan. Yeah. Okay. Oh. Yun sila, my friends and friendship. It's lapit ng mag 1 o'clock. Kaya pinakain ko na sila ng lunch at pupunta kami ng Balejo. At si Samantha ay may swimming lesson ng 3 o'clock. Bukas pa uuwi ang mami niya. Hindi ko na niligpit ang mga hinigaan nila kagabi para hindi na ako mahirapan mamayang gabi pag antukin sila. At dandyan lang ang airbed. At mamaya,
ipapilugan naman nila ito. At ay nako, yun yung mga ginagawa nila, oh. Ayos, eh. Naglalagay nila dito yung mga tibakuan nila sa tabi. Yung mga ginagawa ng mga batuta na to. Kaya nag-dishwash ako kanina bago umalis kasi napunta kami ng Concord, My Friends and Friendship, at hinatid namin si JR. Naka-dishwash na ako. Ito ang inano namin kagabi, yung kinainan. At iniligpit ko na ito. Init-init pa. At ito naman ang susunod ko ngayong umaga. O, diba? May Friends and Friendship, ang dami namin. Kala mo, may restaurant kami. Pero ganun, mabuti nilang malakas pa si Mama Ella. Ganito ako, My Friends and Friendship, nakabisi. Kung pagsabay ako ng pag-babysit ng mga apo kung wala ang mga magulang, yun ang aking life ni Mama Ella dito sa Amerika. At ang mga lola ay wala namang pinagkakabalahan. Kaya of course, ay nag-babysit ng mga apo. Malalaki naman sila at kaya naman nilang, ano kayo, kailangan ang guidance lang ng may edad, mga matatanda sa kanila. Sila naglalaro lang naman sila, My Friends and Friendship, pero kailangan ang guidance. Si Cash lang ang baby pa, yun ang talagang tinututukan kong basta yan. Nang 3 times a week ako nagbabantay kay Cash pagpasok ng magulang. Pero itong mga ito, pagpasok na sa August, ay papasok na mga ito sa school, kaya si Cash na lang ang aalagaan ko. So this is the life of the grandma in the US. Pag wala ang mga magulang, ay ang grandma ang nag-take over ng responsibilidad sa mga apo. At yung naman ang buhay, at ang sarap kaya ng buhay kapag nag-aalaga ka ng apo, nakakapagod lang siya pero parang wala lang dahil ginaguide ka naman ni God sa mga ginagawa natin. Kaya huwag kayong magsawa at huwag kayong mag-escape sa pag-aalaga ng iyong mga apo. Yung sasabihang tapos ng obligation mo sa mga anak mo, ayaw na niyong mag-alaga ng apo, okay lang yon. Yun ang prinsipyo na ng mga iba nating mga grandma. Pero ako hindi. Sabi ko, kaysa ipamigay doon, ilalagay sa mga babysitter, lalo na dito sa Amerika, at papaalagaan mamaya kung ano ang mangyayari, magkakandada pa, magkakandahulog, o kaya kung ano ang kinakain at magkakasakit yan ang iniisip ko. Kaya talaga nga, ayaw kong paalagaan sa mga babysitter. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda ang babysitter. Yun lang, siyempre hindi naman nila anak yun. Binabayaran lang sila. Kaya ako talagang kahit ano, kaya dinadasal ko lang kay God na sana bigyan pa ako ng good health at mahabang buhay para dito sa mga maliliit ko pang mga apo. Okay! The next morning. Good morning, good day sa inyong lahat dyan. Ngayon ako naman dito, istanghali dito sa US. Ngayon lang ako nakapag-vlog. I'm so busy talaga, My Friends and Friendship. Dahil nandito pa rin ang mga apo ko. Day 3 na sila. At hindi pa sila nakauwi. Dahil ngayon palang araw, darating kanilang mami. Ngayon eh, tapos ko na silang pinakain. Ngayon nagluluto ako ngayon ng aking lunch para din sa kanila. Then nandito pa sila. Pero naglo-laundry ako sa mga hinuparan nilang mga damit. Kaya ito naglo-laundry ko yung mga hinuparan nilang mga damit at pinampaligoan ko na si Cass. 11 o'clock na kagabi, hindi pa natutulog. Dahil sa kakalaro sa kanila, silang apat. Yung dalawang malaki, yung anak ni Jodelia na dalawa. At saka si Suwi. Kaya, oh Diyos ko, pagod na pagod ako. Pagising ka sa umaga, paghiga ko pala, parang binagsakan ako ng kahoy. Sakit ng katawan ko. Kaya andito na ang mga ito. Ito pa rin sila. Ito yung higaan nila, hindi ko pa nailigpit at ito silang tatlo. Say hi to My Friends and Friendship, everyone. Hi. Liam. Hi, friends and friendship. Hi. Okay. Oh, this is Samantha. This is Zoe. And that is Liam, yun ang bunso anak ni Jedelia.
Ito naman si Zoe Girl, kilala naman niyo ito dahil ito para sa vlog ko. At may Zoe TV, ito naman may Sam Sam TV. Ito si Sam. Okay, kaya ayan, mamaya uuwi na sila. Pero pinang laundry ko muna ang mga gamit nila para pag uwi nila malinis ang mga dala nilang mga gamit. Nandito sila, my friends and friendship, sa backyard. Pinaliguan ko ang mga ito ko sila para fresh ko. Kaya ito sila, oh. What are you doing, Zoe? I'm watching on my phone. Okay. What are you doing, Liam? Playing. Oh, look at Mama. What are you watching? Playing. What are you doing? Writing. What about you, Ate? I'm just using my phone. Okay, ayan sila. Yan ang mga kabataan ngayon. My friends and friendship. Ang mga kabataan noon ay busy-busy talaga sa paglalaro. Ngayon ang mga kabataan na my friends and friendship ay iba na. Nakahawak na sila para lahat ng mga gadgets. Lahat. Si Kaska na yan, nanonood na ng TV. Marunong nang maniit, manood yung Chuchu TV. Naku, Diyos ko, pag pinatay mo, nagagalit na. Marunong na, kahit mga batang walang kamuang-muang, marunong nang humawak. Kaya ang mga ito, oh, ayun. So, you feel hot? Okay, you wanna go inside now? Okay, go inside now. Yes, you're bowling here. Yeah, go inside. Bowling. Yes. A few inches later. Oh, Liam, Sam, Liam. Yes. Hold on. Where's Ate Sam? Oh, pauwi na yung mga bisita namin. Ihatid na namin sila. Your kitchen, I put it in. Oh, where did I put the kitchen? Yeah, sa bag. Welcome back to my channel, my friends and friendship. Ito na yung mga apo. Ihatid na. Say hi, you're going now, you're leaving. Where are you going? Home. Going home daw. Uwi na ihatid na namin at darating na ang mami. Ngayon, nasa Chicago na sila, papunta na dito. Galing kasi sila ng Europe. Kaya ihatid namin sila. Init-init, grabe my friends and friendship, sobrang init. Anong oras na? It's mag-alas 4, mag-alas 5 na, 4:30. Pero grabe ang init. Kaya dadaan pa ako mamaya sa island at magpapagawa ng kare-kare si Cheryl Del tomorrow daw ang magdi-dinner sa kanila. Sobrang pagod ko, my friends and friendship, sa pag-alaga nitong mga kurukan. Hindi naman sila mahirap alagaan dahil nakukusa naman silang kumain. Yung piniprepare lang ang pagkain. Pero sa pagkumalat, number one talaga silang tatlo pag magkalat. Okay itong panganay na babae dahil may parang ano na, may isip na. Kasi 9 years old na. Itong dalawa talaga grabe. Pagkumalat, wagas talaga. Kaya kalat dito, kalat doon. Kaya ako, sige, sunod ng sunod doon. Ako napagod. Mas lalo napagod talaga ako, my friends and friendship, kagabi. Nalaging apat sila dahil dumating yung isa kong kano na apo, si Cash. Diyos ko! Hindi na talaga ako makaihi. Pag iihi ako, kalong-kalong ko si Cash. Kasi ayaw nang magpalagay siya sa kanyang walker. Dapat sabi ng mami, matutulog siya ng 8:30 or 9. Ako hanggang alas 11, hindi pa natulog si Cash kagabi. Saya nilang apat. I don't know. Saya nilang apat. Ingay-ingay, talon dito, takbo doon. Diyos ko, hirap talaga mag-babysit. Pero hindi ako nag-give up. Mga po ko yun eh. Lab na lab ko yan ang mga yan. Kaya tinitiis ko kung anong kahirap sa edad ko na mag-aalaga. Parang bumalik ba ako noong bata pa ako na nag-alaga ng mga anak? E 7 ba naman ang anak ko na mga sunod-sunod? Parang ganun. Ay, Diyos ko Lord. Hindi mo naman si Papa doon sa asahan na mag-alaga o maghawak o buhatin si Cash dahil hindi na kaya. Kaya pagsisigaw ang isa doon, Mama, I'm done! Siguradong nagpupo yun. Kaya bit-bit ko rin si Cass. Ayaw magpalagay si Cass sa babae. Na ilalagay sa walker. Umiiyak. Papa pumasok na sa kwarto. Nakakatuwa talaga. Mahirap, masarap na mahirap talaga ang may mga anak at may mga apo. Pero sulit naman. Okay, so dito na kami ihatid namin itong dalawa. Ayan, ang init ng panahon talaga. Sila lang namang apat na lang ang maliit. Ang pinakamaliit si Cash. Sinundan ni Samantha is si Lorenzo, right? Huh? Papa? Yan nga, si Loren, si Beatrice, dalaga na, high school na. Si Lorenzo, sumunod si Samantha. Third, what grade are you now, baby? Fourth. You're in fourth grade? Yeah. Fourth grade na si Samantha. Si Zoe is first grade.
itong si Liam Boy Iskinder. Ang susunod, matagal pa na panahon si Cash. 8 months pa lang si Cash eh. Ayan. Sabi ko kagad sa kanila, magbabakasyon kami sa Pilipinas kung may pera kami sa March. Pero magre-ready na kayo na may mag-aalaga sa mag-aatid at sundo sa mga apo niyo. Yun naman, ano naman ang mga parents na gusto namin habang malakas pa ay makapagbakasyon pa ulit. Okay! Punta muna tayo doon. So thank you for watching my friends and friendship. Don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Buhulano Vlog. Don't forget to share, like, and you can comment down below the box. Shout out na lang sa inyong lahat. Bye-bye!